nangalama, ito panuhala niya. Kung kayo sumasampalataya, na di iniisip ang inyong sinasampalataya. Sapagkat binigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, even Paul, he received this teaching. Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan na nasa sa kasulatan. Scripture says, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Scripture says, na gusto kong dugtong sa 17 AD, the same chapter, 1 Corinthians 15:17-18. Pakinggan niyo. Akong hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahamok sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lalabas na si Jesus ay redeemer. Is na. Kung hindi siya muling naman. Hindi pa rin niya tayo nabibigos. Hindi lamang yan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nanalig kay Kristo ay napahamok. Sa muling pagkabuhay ni Kristo, nabuksan ang tabig ng langit. At ang mga unang namatay, noong unang testament, Old Testament, ay nagpasukan sa langit sa kanyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, yan ang pananampalatayang Kristiyano. Hindi lang po simbahang Katoliko ang binigyan ng pribileyo sa pananampalatayang po. But the whole Christianity, that includes the Protestants, the Methodists, the born again. Iisa ang paniniwala ng mga Kristiyano na si Kristo ay namatay, muling nabuhay, inilibing at muling nabuhay. That's why if Christ did not resurrect, our faith is in vain. Imagine hindi nabuhay si Kristo. Baliw na ang simbahan. Baliw na ang bukasyon ng pagpapari. Walang saysay. Kung hindi nabuhay si Kristo, walang simba. Para ano? Kung hindi nabuhay si Kristo, walang ME. Hello? Hi. Walang pre-meeting. Kung hindi nabuhay si Kristo, hindi ako magpupunta. Hindi ako pupunta rito. Sayang oras ko. Hello? Hi. Punta tayo sa pinakamalapit. Walang kwenta Roma at saka Vatican. Palamuti lang kung maglagay sila ng Santo Papa. Bakit? Kasi hindi na buhay si Kristo. But Jesus rose from the dead. Believe it. Panumanaan. Ikatuwa mo. Ikasaya mo. So anong tayo ni Paul sa atin? Sa isang napakahalagang turo na ito. Ano ang payo ni San Pablo? 1 Corinthians chapter 15 verse 15. Pakinggan ninyo po. Ang payo ni San Pablo ay, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitina. Magpakasipag kayo, uy, sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong papapagal para sa Kanya. Papalikan ko. Baka lumapin sa tenga na. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo. Alam nyo, ang may sandigan sa pananampalataya sa pagkabuhay ni Kristo at nananangan, tumatatag kayo. Tumatatag. Kaya kapag isang tao di matatag, kulang ang pag-unawa niya sa kanyang sandigan at sa kanyang pananalo. Huwag na tayo matitinan sa anumang masilimumot na nagaganap sa ating buhay. Sa nagaganap, sapagkat talagang marami hindi magandang magaganap. Asahan niyo, marami ho. Naniniwala ba kayo lumalala na ang mundo? Pero, lumalala na. Yung mga pinagkakatiwalaan natin, hindi nakakatiwatiwala ng naniwala na. Sapagkat maraming walang alam ang tao sa nagami natin. Malalim na ho ang mga nuklear nila nila.
Hindi na magkakauso yung mga foot soldiers. May mga virus na silang ginagawa ngayon. Kung alam mo lang. Kumpleto ko sa dokumento. Alam mo, I praise and thank God ang dami kong koneksyon sa NSC. Binigyan ako ng mga dokumento. File. Nakakita ko kahit CIA wala akong pinakupat sa mga matitil dito. I tell you, iba na ang klase ng warfare ay bukod sa India. Mayroon ko, siguro sa wantong man ng friend sa hindi, pero sa ganito ko, magbubundo tao. But you do not know what's going. There's a powerful organization raining gas. Hawak nila, kahit ba? Anyways, sabi, pakatatag. Kaya ang simbahan natin ngayon dapat magpakatatag. Tayo ho, dapat magpakatatag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Pakitulungan mo kayo katapin kung saan pakasipag. Saan ka masipag? Saan mo, brother? Sa downline ko. Saan tayo masipag? Hindi mo sinasabi dito na pag full time tayo doon, hindi mo. Pag sinabing magpakasipan, talagang hindi natin ini-echecware ang gawain para sa Panginoon. Di ba naniniwala naman tayo doon sa turo na put God first in everything you do. Do you believe in that teachings? Do you? Yes. Actually, it's under the first commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Mahalin mo ang Diyos ng kabuuan mo na hindi sabihin, unahin mo. Alam niyo ba, brothers and sisters, kung gano'ng katindi yung ibig sabihin na yun? Pag sinabing unahin, saan ba umiikot ang mundo ng tao? Saan umiikot ang mundo ng tao? Dito na. Oh my God. Hindi lahat ko sa Diyos. Marami ka hindi maka-Diyos eh. At kahit ko nasa simbahan na hindi pa rin maka-Diyos. Hindi yung sagot doon. Ang sagot eh, saan umiikot ang mundo ng tao? Sa trabaho at sa pamilya. Ama? Tama ko ba? Yes. Paano ba pamilya nyo? Yes. Siyempre, doon umiikot mundo mo eh. Kaya ka nga naghahanap ko eh, para buhayin mo pamilya mo eh. But the thing is, tandaan natin, ang pamilya, kaloob ng Diyos natin niya. It's a gift. Bakit it's a gift? Galing sa Diyos ang pamilya. Amen po? Amen. Yung hanap buhay. It's also a gift. Galing din sa Diyos yan. Pero sa totoo lang, pagdating sa application, madaming lagyan. Maniwa na kayo sa Diyos. Pagdating sa application, maraming malaman. Sapagkat tandaan nyo, si Satanas alam niya ang kahinaan ng bawat isa sa atin. Trabaho at pamilya. And I tell you, Satan's point of entry to destroy you are those people. Kaya maganda na fundasyon. Sana yung anak nyo, tulad na ginagawa nyo. Huwag ginas ko po. Kung wala pa kayong youth, magkaliting, maaga pa lang, eh, na-expose nyo na sila. Sapagat pag hindi, believe me, gagawin niya sa mga sa inyo, yung mga malalabis. Okay. So, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyo di masasayang ang inyong pagpapagaya para sa Panginoon. Hindi masasayang ang inyong pagpapagaya para sa Panginoon.
That's why if I were to ask you, have you given God your best? Hello? Puro seryoso natin. Kasi yung speaker ko, seryoso na yun. Sapagat ang pinag-usapan natin, seryoso. Hindi tayo matututo sa puro bino. Ang pag-usapan natin, katotohanan. Sapagat ang katotohanan, ang magpapalaya sa atin. Ang biro, dadaanin ang tuklat sa biro. At hindi tayo seryoso. Lalo pa sa natuwa ka lang. Pero hindi na epektwa ng ang application mo sa buhay. Ang objective ko is yung i-apply mo. Hindi sapat ang makinig ka. Sabi mo sa katatim, hindi nagtatapos sa ubo mo dyan. At nakinig ka, nag-enjoy ka. Hanggang sa paglabas mo, may kadugtong yan. Kung paano mo isa sa buhay, yun ang pakinggan. Yan ang isang pagkakamali ngayon sa ating sarili. Gusto natin yung na-i-interpreting lang natin. Gusto natin yung spotlight. No, that's not it. Hindi na natin kailangan ng spotlight. Kung talaga si Cristo nasa sa iyo, sisingat si Cristo from you within. Hindi na kailangan yung spotlight. Sapagkat ang salita ng Diyos, yun ang magpapagbigay sa atin ng liwanag. Okay. So, yun ang advice ni Paul. Kung ikaw ay ang sandigan mo ay ang muling pagkabuhay ni Kristo, yan ang simula ng iyong panalangin. If Christ did not resurrect, our faith is in vain. Our sins are not yet forgiven, and all who died in the Old Testament will perish. That's why, praise God, He rose from the dead. Do you believe in that? Okay. Para sa akin, Easter, i-describe ko Easter ng dalawang word. Victory and hope. Tagumpay at pag-asa. Victory because Jesus conquered death. Pinatay siya. Hindi na siya pwede patay. Victorious na. Walang makagagawa na. Diyos lang. Iba po ba? Kaya ito'y tinatawag na Pasko ng pagkabuhay. Dalawang klase ng Pasko. Meron akong pauunawa sa inyo ngayong gabi na hindi nauunawaan ng mundo. Dalawang klase ng Pasko. Pasko ng pagkabuhay at Pasko ng kapamanahan. Na mas kilala sa salitang Christmas. Okay, pakinggan mo. Yung Pasko ng kapamanahan pinagdiriwang ng inang simbahan. Now, I'm referring now to the church. Tayo, church, oh, pero I'm referring to the church, simbahan natin. Pinagdiriwang ng ating simbahan, kaya nga may Advent eh. Amen po ba? Paghahanda. Pinagdiriwang ng simbahan ang Pasko ng kapanganakan. Pinagdiriwang din ng simbahan ang Pasko ng pagkabuhay. Hamanin po ba? Kaya meron tayong Lent. Punta tayo sa tao. Tayo simbahan din. Pinagdiriwang din natin ang Pasko ng kapanganakan. Tama po ba? Pag nagsimba tayo ng Christmas Day, December 25, pagkatapos ng Misa, uuwi tayo, tuloy ang selebrasyon. May mga sago-sago sa tahanan, may reunion ang pamilya. Tama po ba? Bago dumating ang Christmas, handa na ang mga regalo sa mga inaanak. At handa ka ng maningil sa mga ninong. We are preparing for Christmas. Anong kaibahan ito ngayong Pasko na tayo? Simbahan lang ang nagse-celebrate. Pag-uwi mo, Easter Sunday, yung sa lubong. Wala, doon pa lang ang ulang sa bahay.
handa. Did you get the point? Did you get the point? Doon pala, walang reunion. Hindi katulad ng Pasko. November pa lang, nakakarinig ka na ng mga Christmas songs. Nilalanghap mo na ang atmosphere ng Pasko sa mga caroling. Sa Lent, wala. Pero believe me, I tell you, tonight, mas mahalaga ang Pasko ng pagkabuhay kaysa sa Pasko ng mapanganap. Bakit? Sapagkat kung pinanganak si Kristo, wala ka naman dun eh. Ibig sabihin, walang taong nakakaalam sa kapanganakan ng Panginoon. Kahit yung ginuno natin, wala roon. Although iniyan ng mga propeta na may dadating na Mesiyas, pero hindi alam kung kailan. Pinuroklama lang niya Isaiah, may dadating na mensahero. Pero hindi nila alam kung kailan. Ang nakaalam lang, yung tatlong magi. Kung alam na sa libutan na sisilang na ang tagapagligtas, abay VIP treatment yan, sasalubungin yan. Hindi, he was rejected. Are you with me? He was rejected. Kaya, saan pinanganak? Sa sabsabang? Pero ngayon, minaganda natin ang sabsabang. Nilagyan ang mga ilaw, mga palamuti. Tignan yung tao. Pero hindi pinagdiriwang ang Pasko ng Pagkabuhay. Alam niyo ho? Naging oblig sa mga ng 7 taon ng malay-malay. Benedictine. Benedictine monks. Pag tuwing Easter, tuwing Lent, no? Holy Week. I spent my Holy Week in the monastery. Until Easter. Tuwing Easter, nagpapakain ang monasteryo sa lahat ng pumupuntang tao doon at nagsisimba. Pero hindi kinapraktis sa parokya yan. Mga paris-paris. Siguro kung mapapakain pa ng parokya, yung mga nagsiserve sa loob na simbahan, o yung mga organization, yung kinakain lang nila. Pero sa malay-malay, everybody is welcome. Pag Pasko, hindi naman napapakain ng simbahan. Kahit malay-malay. Pero yung pagkabuhay, papakain. Bakit? Sapagat yun ang tamang turo. Dito naghari ang pagiging Diyos ni Kristo. Nung siya sanggol, hindi siya kilala. Hindi pa siya kilala. Hindi pa siya nagpapakilala. Amen po ba? Kaya baligtad ang selebrasyon ng tao, hindi na ho makukorek yan. Sabi nga nung mong, hindi mo na makukorek sa tao. Mahirap po nang tanggalin sa isip nila. Pero ang talagang pinakamahalagang Pasko ay ang pagkabuhay. Hindi yung magkasama. Wala pa ho nakakakilala ang Diyos niya. Amen po ba? Pero yung muli pagkabuhay niya, ito lang pagpapakita ng ating Panginoon na dapat paniwalaan ng bawat isa sa atin, maging saligan at manangangan ng iyong pananampalataya. Kaya lahat ng ginagawa natin, ito pinuturo na simbahan, lahat ng ginagawa natin, doon base. Walang say-say kung hindi sa doon. Doon ang gagaling ang pananampalataya. Tignan ko ba? Kaya mahigpit na pinagbili ni San Pablo na ano, magpakapatag kayo at huwag mag-iingat. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Sapagkat alam natin na hindi nasasayang. Alam ko hindi nasasayang. Kaya naman po ako, kahit ako saan galing na malayo, babalik ako ng Maynila para sa isang oras sa talk lang, tapos babalik ako ulit sa malayo. No big deal. Bakit? Ito sabi nga rin po. Yan ang alam ninyo, hindi nasasayang ang inyong pagpapagalang para sa ilang beses mo nangyayari sa amin? Mag-Isabela ako, umaabot ng 13 oras, 14 oras. Kailangan ko bumalik ng Maynila kasi meron akong schedule ng isang oras na ito. Tapos kinabukasan, pumunta naman ako ng lawa. Hello? I enjoy what I'm doing. I love what I'm doing. Amen? Kaya magpakasipag lang tayo sa gawain para sa Panginoon. Ngayon, bulungan ka katabi mo.